Hey, yo, what's up? Welcome to Harikai CYT channel. At kung bago ka lang sa channel na ito at nagustuhan mo ang mga content, well, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para lagi kang updated sa mga gameplay, tutorials, mod script na makikita mo sa channel na ito. Video natin ngayong araw na ito ay kung paano nga ba mag-texture ng skin ng hero sa Mobile Legends. Tulad ito ni Granger. Itong original pati yung modified niya. Bali yung original ni Granger naging si Toby Uchiha. Paano nga ba nangyari yan? Tutukan natin guys. Tara, simulan natin. So, kailangan lang natin ang tatlong apps na to. Itong Zyrtiber, Exagear, tsaka itong PixArt na nandyan na sa description, nilagay ko na. So, una natin gagawin, buksan natin yung Zyrtiber. Ayan. Tapos mag-ready na din tayo ng folder kung saan natin ilalagay yung file pati yung image na kukunin natin na i-edit natin. Bali ay na yung mga file na kailangan natin para yun sa papalitan natin skin na si Granger. Yan, yung dalawang yan. Gagawin natin si Toby Uchiha. Yan, bali punta na tayo sa Exagear. Yan, i-run na natin siya. I-run muna natin guys. Yan, nandito na tayo sa Exagear. Open natin yung Asset Bundle Extractor. Pagka-open yan guys, yan, i-unpack pa natin yung nakakompress na asset na file. Yan, that's may 1A Granger. Yan, ito munang i-edit natin kasi ito yung parang nandun sa may in-game na character. Ito yung madaling i-edit sa muna. So, bali, unpack natin kasi naka-compress siya. Yan. Lagayin natin siya sa browser. Doon ko madalas kasi nalagay yung mga ina-unpack ko na compress file. Yan. Yan, kasi kanina naka-unpack na din ako kanina, bali i-replace lang natin siya. Click natin yung info. Yan, tapos i-click nyo yung name pati yung type para magsama-sama lahat ng mga ano niya. Yan, para hindi kayo mahirap maghanap. Yan, yung mic i-click natin, plugins, tapos export PNG. Yan, lagyan natin yung PNG doon sa 1A Granger 101. Yan, so bali sinave na natin ngayon. Open na natin yung PixArt para edit natin siya para maging Toby na. Open natin yung PixArt guys. Yan. Open na yung PixArt. Bali nandito na tayo guys. Yan, ilalagay na natin yung mukha ni Toby dito. Bali sa sticker guys, nandito na rin kapag sinerge nyo si Toby and si Obito. Yung PixArt na ito, ang ganda din kasi pag nag-search ka, madalas nandiyan na din halos lahat. Pero kapag wala naman sa Google, pwede maghanap. Yan, bali ilapat natin yung mukha ni Obito, yung maskara na Obito yan. Tapos ang gagawin natin guys, yan, pagka nilapat natin yung kanang, yung kaliwang mukha niya, bali kasi nandun pa sa kanang mata ni, yung mata ni Obito, dun natin ilalagay sa isang parte ng mukha niya. Yan. Yung sobra dyan guys, ibuburahin natin yun yung makikita mong binilugan ko. Yan, buburahin natin yung mga sobrang part ng mukha ni Obito dyan para hindi siya mag-overlap. Yan, kahit hindi naman may lapat lahat kasi pag sa in-game naman hindi naman halata yung pagkakaano yung maskara ni Obito eh. Bali, ganyan lang para may idea kayo guys. Yan, ilapat na natin ngayon yung kabilang mukha naman. Kunin natin ulit yung mukha ni Obito dun sa sticker. Yan. Tapos i-flip lang natin sa kabila kasi naka-flip yung mukha na lalagyan natin. Yan. Ilapat muna natin. Pababaan natin yung yan, yung capacity. Ngayon, ganun ulit gagawin natin. Yan, nakabilog dyan guys. Yan yung i-delete natin yung para lumapat lang yung gusto nating lapatan ng maskara.
Maskara na Obi to, dyan sa mukha ni Granger. Pwede din naman natin i-delete yung pinaka-part na yun, ito si ano lang natin, invert, para hindi na tayo matrabaho na mag-delete pa sa outer part ng mukha ni Granger. Yan, kung makapansin nyo, dinelete ko na yun dun sa may bandang mukha ni Granger, para pag in-invert ko, yun lang yung merong yun lang yung merong ano, maskara ni Obito. Lapit muna natin, guys. Ayan, medyo parang tirik pa yung mata ni Granger siguro. Hindi ko alam kung ano tinira nito. Patan lang natin. Tsaga-tsaga lang naman dito sa pag-edit nito. Mas madali kasi kapag sa Photoshop ka na nag-edit. Sa Android, ito yung way. Yan, so pari in-invite ko na, guys. Yun, napansin nyo na wala na yung auto-invite na kanina. Yun yung meron yan. So, bali, yan, kung makapansin nyo, guys, meron pa tayong hindi nalapatan dyan. Huwag kayo mag-alala kasi pwede pa naman natin ibalik yan. I-click ulit natin yun, yung nakabilig na yan. Tapos, click natin yung parang pen type yan. Yung paint. And ibalik lang natin yung mga part na merong mga nalagpasan tayo. Tapos yung mga sobra, burayin natin. Yan, burayin natin yan. So yan, okay na tayo sa part na yan. Yung isa namang part na nandun sa may kapag pipili ka ng character, yung nagli-loading siya, yung parang ganang loading part. Ay bali, lagyan muna natin pala ng ano to, ng Akatsuki na trademark, yung ulap na kulay pula. Para ito yung palatandaan natin na nilagay natin siya. Bali, lalagay ko siya dito sa part na to. Kasi dito yung parang bandang babang type ng damit ni Granger na yan. Lagay natin dyan, tapos medyo hindi natin ipa-plat siya, naka ano siya, slanting. Yan, so bali makikita nyo naman yan. Tapos yung size nyan, 512 by 512 guys. Tapos pwede natin i-adjust yung clarity nya para luminaw pa, kasi lumalabo yan kapag binabawasan natin ng ano, nire-resize natin. Yan, tapos yung contrast, pwede din natin i-adjust yun. Depende na sa inyo, guys, kung anong linaw yung gusto nyo yan. I-save na muna natin sa gallery. Ngayon, punta na tayo dun sa isang part ng ano. Dun sa may, ayun nga, kapag pipili kayo ng character, yung itsura ni Granger naman dun yung pinocus ng naka-high. Yan, open natin natin yung exegue, guys, yan. Sa D. Kunin natin yung mic, yung hero mic. Ayan, skin, high, add. Ito naman yung edit natin. Kapag yung ano, pipili tayo ng character, yung parang, basta yung parang nagli-loading siya dun. Hindi loading screen na yun dun sa may character select pa lang. Ayan, i-unpack natin siya. Ilagay ulit natin siya sa browser. Ayan, kinilig ko lang ulit yan para hindi na ako mag-type ulit ng ano, para mas mabilis na lang. Ayan. Bali, may nakasave na pala ako dun, na-replace ko na lang ulit. Info natin, guys. Tapos click natin yung name type para magsama-sama yung mga yan, mga file. Yan, sa bali ang i-click lang natin dito yung WDSS na yan. Yung iba dyan, huwag na natin i-click yan kasi hindi naman na pinapalitan yan, guys. Yan lang. Yung WDSS. Pero sa ibang file, hindi ganyan pare-pareha. Sa iba-iba kasi pangalan din nun eh. Basta nandun lang naman sa pinakababae madalas. Yan, ilagay ulit natin yung image dun sa 1A Granger. Bali, kanina hindi ko lang kasi napakita yung ano, nilipat ko yung image dun sa ibang folder kaya wala na dun sa may 1A Granger niya. Para mas mabilis lang hanapin ng PixArt kapag ano. Yan, PixArt ulit tayo, guys. Ito yung pangalawang image na lalagyan natin ng mukha ni Obito. Search ulit natin. Ay, sticker ulit natin. Search ulit natin yung Obito. Yun. Yung maskara ulit. Basta ganun lang naman yung mechanics dyan. Basta yung kaya ma-search dyan sa ano.
sa Pixar. Swerte nyo, pero pag ano, mag-google talaga kayo yung mga transparent na background. Malagyan yan, ilapat lang natin. Tsaka kahit hindi naman siya masyadong labat, basta may pantay lang natin sa mata. Yung maskara ni Obito, pati yung mukha ni Granger. Yan, pababaan natin yung capacity para makita natin kung lumalapat nga yung mata niya ni Obito sa mukha ni Granger. Yan. Sa bali, adjust muna natin yan. Tsaga-tsaga lang sa pag-edit talaga kasi madali lang naman na kasi lapat-lapat lang. Tsaka kahit hindi naman yung buong hanggang leg na yung malapatan natin, yung mukha lang talaga ng Granger. Yan, kung makapansin nyo, pantay naman na yung mata ni Obito sa mukha ni Granger. Buray na lang natin yung bandang ulong part niya yan. Ulit natin, ganyan lang naman. Ayan. So, bali, okay na. I-check na natin. Tsaka, double check natin mamaya kung nilapat niya. Pero lagyan muna natin ng ulap. Part na to. Lagyan natin ng trademark na ulap ng Akatsuki. Bali, guys, hindi ko na itinuro lahat yung ano. Kasi ang daming skin nun eh. Bali, kayo na bahala kung paano nyo i-edit pa yung iba. Katulad ng background. Background doon sa loading screen ni Granger na naging Akatsuki yan. Iligan natin yung ulap dito. Na naka-slanting. Yan. Yan, lagyan natin dyan. Yan. Kasi hindi naman yan naka-ano talaga flat yung damit niya ngayon dyan. Yan, huwag yung kalimutan, 512 by 512, 512 by 512. Tapos adjust natin yung clarity pati yung contrast para luminaw siya. Kasi nga, lumalabo siya kapag nire-resize natin na mas mababa. Ayan. Save ulit natin sa gallery. Ngayon, balik ulit tayo sa Exegear. Ay hindi, ito sa Pixart pala, copy natin tapos ikat na natin pala dun sa folder ng 1A Granger para mabilis nating hanapin siya kapag yun. Ito yung dinownload natin kanina. Didate lang natin kasi kinopy ko lang kanina, hindi ko ko siya kinat eh. Didate natin kasi nakakarito lang. Yan, tingnan natin pangalanan natin. Oh, napindot ko yung Pixart mali. Pangalanan natin para hindi tayo malito, para tingnan natin kung saan natin siya file ilalagay. Ah, ito yung ano, yung sa loading screen. Mali, ilagay lang natin na G, tapos high. Si Granger high yung nakalagay dun kanina. Rename natin, G high. Ilit natin. Yan, huwag nyo kakalimutan yung dulo dapat PNG guys. Yan. Kasi minsan pag nag-edit dun sa ano, nagiging JPEG. Ito naman gawin natin G lang. Yan, para mabilis natin hanapin. Yan, open natin yung Exegear guys. Open natin. Yan, nandito pa rin naman tayo dun sa may high na ano, mic. Yung sa loading nga, sa may select, character select. Yan, ano lang natin siya. Plugin, edit. Tapos hanapin natin yung G high load. My computer. D. 1A Granger 101. Yan. Tapos yung G high, yan, i-click natin. Tapos okay lang natin siya. Tapos i-fast natin para mabilis mag-render. Yan. Okay natin. Tapos save the changes. Yes. Would you like to save the changes? Yes. Tapos i-save natin. Save muna natin sa folder. Wait lang, gawa ako ng folder. Kulang kasi. Ibang folder kasi dito puno na, kaya medyo mahirap manapin yan. Click muna natin yung pangalan niya muna bago tayo gumawa ng another folder ni Granger. Yan, kasi ito puno no. Nakakalito kung dyan natin lalagay. Bali, maglagay tayo ng another folder ni Granger dito.
Yun, ito, itong Granger mode na nagilagyan akong Granger mode dyan. Dyan natin lalagay yung save natin file. Dyan din natin i-compress kasi yun. Ayan. So, bali, kailangan lang natin i-compress siya. Ayan, i-compress natin. Huwag na tayo mag-click ng iba dyan. Okay lang, i-click natin dyan. Ayan. Bali, gawa ulit ako ng folder dun sa loob ng Granger mode na yan. Ayan yung Obito. Gawa na ako kasi hindi ko naman naipakita kasi yun nga, nakakalimutan ko minsan. Pero yun, nasave na natin. Yung isa naman, open natin yung isa para ilagay natin yung in-edit natin sa PixArt. Yun, naka-high lang. Walang add. And skin lang pala, hindi siya naka-add. Yun yung may info, name type, tapos click yung mic, plugins, edit, load, click natin yung, hanapin natin yung G, nun sa 1A Granger 101. Ayan, yung G, click natin. Okay natin. Set natin sa fast yung quality setting. Ayan. Tapos okay natin. Save changes, okay yes. Save natin. Mabilisan lang tayo guys, yan. D. Okay. Tapos lagay natin yan. Save natin yan. Sa may 1A Granger mode. Ngayon, apply natin masave, i-compress natin siya kasi hindi siya gagana nang hindi siya nako-compress guys. Ayan, Granger mode, tapos lagay natin yung na-compress na file na yan dun sa Obito. Tsaka natin siya i-copy paste mamaya dun sa folder ng Mobile Legends. Combat Mobile Legends yan sa Obito. Tapos double check natin kung okay na siya. Bali, hindi ko na nilahat guys yung ano. Yan, punta tayo sa Zarchiever. Tingnan natin yan. Yan, kung makikita yung dagdagan nyo nito sa folder yan. Copy natin yan. Yan, punta tayo sa device, sa Android data, Combat Mobile Legends, Files, Dragon, Asset. Yan, sa Android, sa Art. Yan, paste natin yan. Ayan, replace lang natin. Ayan, open na natin yung Mobile Legends. Ayan guys, tingnan natin kung gumana nga ito. Ayan, reloading siya. Ising ko lang yung map guys ha. Set lang natin. Ayan. Okay. So, bali, custom. Sa classic na siguro. Ayusin ko lang yung map. Pasensya na guys, naglalabit sa upo. Kaya mabagal na yan. Tagal mag-loading eh. I-practice mode lang natin kasi bagal siya sa classic. Ayan. So, bali, hindi ko na natanggal yung kanina. Ayan. Ayan guys, yung kinuha natin. Oh, pito. Medyo naglalagay sa headphone kasi. Ito naman yung ginawa ko na ano. Ayan, may gagawin. May plano akong gawin dyan kaya ng reel. Paborito kong character ko kasi. And guys, kaya nyo naman na siguro gumawa ng ganyang ano, sa UI lang naman yan yung frame na yan, yung parang merong mukha na yung Obito na may frame. Naituro na din ni Crave Zone yan. And
guys, kapag gumana to, sana pa-subscribe and pa-like na rin ha. Para alam ko may idea kayo maganda eh. Naka-drone view pa pala ako. Yun guys, kung makapansin nyo naman ayun, may ulap naman siya dun sa may ano niya, bandang lower ano niya. Yan, sabali yun guys, kung nagustuhan nyo kung paano mag-modify ng skin. Dati kasi map yung tinuro ko, ito naman yung skin ng hero. Bali, matrabaho lang to kasi hiwalay-hiwalay yung ano niya, pati yung sa skill niya, hiwalay yan, iba't ibang script. Hindi tulad ng sa map na iisang file lang yung i-edit mo dun sa mga PNG. So yun guys, sana na-enjoy nyo. Tsaka kung may tanong man kayo na hindi ko na ipaliwanag mabuti dito, i-comment nyo lang sa baba, tapos sasagutin ko kayo. Try kong sagutin yung mga tanong nyo ha. Yun lang guys, salamat guys, thank you.